Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Sa kabila ho ng pandemya, mga kaibigan, may nagsasabi, and regarding sa tuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation o Pogo. Hindi naman humawawala yan eh. Kasi ang Pogo, sabi nga ho ng isang congressista, regarding sa masakit lang pakinggan pag sinabing Pogo, kasi puro ho Chinese ang nakapalob ho dyan. Pero ba't hindi ho nila alamin, paano ho yung pinapasok ho niyang kita o yung tax? Hindi, ang problema boss, marami ho dyan may mga utang na hindi pa rin ho nagbabayan. Dahil katunayan, may nagsasabi, hindi, namamayagpag pa rin ho sila. At malakas pa rin ang kanilang operasyon o negosyo. Base ho dun sa mga koneksyon. Kumbaga, kapag ikaw ay mag-ooperate ho ng Pogo, kailangan alam mo yung pasikot-sikot ho dyan. Lalo na ho dyan sa NBI, sa Bureau of Immigration. Yan ho yung una mo lalagyan ho ng langis. Diba, pagka ho Pogo pag-uusapan, dyan lang ho sa ano, bayan ho ng Banbantarlac. Dyan ho sa Angeles City, Pampanga. Yung lihim ng Guadalupe, baka hindi nyo alam. Kadyan ho sa Bamban. Napakalalim ho niyang operation na yan. May kinakausap lang ho kami na isang Pogo workers sa loob mismo. At doon ho sa Bamban Tarlac. Kaya hindi pa ho namin kinukwento ho dito. Dahil kumbaga hilaw pa eh. Kulang pa ho yung datos, so nakakalap ho namin. At sa kabilang banda ho, mga kaibigan, kumbaga aprobado na. At doon ho sa ikalawang pagbasa ho sa kamara, yung panukalang batas na magpapataw ng buwis, mga kaibigan, doon ho sa Pogo na may operation ho dito sa bansa ho natin. Dahil sa ilalim ho ng House Bill 5777, parang ano to, 774, yung House Bill 5777, kumbaga'y papatawan ho ng 5% yung franchise tax o yung annual gross income doon ho sa mga Pogo. Alam niyo, pagka sinabing 5%, abay, hindi ho biro ho yan. Kumbaga, lalo na kung STL ang pag-uusapan. Kaya nga, papatawan daw ho yung mga Pogo workers ng withholding tax o yung katumbas ho dun sa 25%. Nung kanilang pinagsamang salary wage o yung compensation, mga kaibigan, kung yan ho ay matutupad ho yan, yung pagtaas ho, mga kaibigan, ng allowance, ang dapat ang unang silipin ho dyan, yung utang mismo ng Pogo. Diba? Kumbaga nadadivert na eh. Parang pinalalabas ho dito, yung empleyado, yun ho yung unang bubuwisan. Tama ho yun. Pero kung pag-aaralan ho natin, mga kaibigan, napakarami ang mga Pogo na sila ho yung di ho nakakabayad. Dahil kung di ako nagkakamali, diba inaasa ang kita ho ng gobyerno, 45 billion a kada taon yung pagbuwis ho dyan sa Pogo. Pero ang problema ho kasi dyan, meron ho talaga nakadirekta ho yan eh. Kumbaga malaki nawawala ho sa gobyerno. Yan ho dapat yung pag-aralan. Kung paano, kumbaga, makukuha lahat. Na dapat itong pumapasok ko sa gobyerno, mga kaibigan, kung 45 billion ho yan, napakalaking tulong yan. Kaya nga inamyendahan, mga kaibigan, yung panukala ng National Internal Revenue Code o yung 1997. Dahil ang tanging pagkor lamang kasi, kumbaga nakakasingil ho ng franchise tax ng Pogo. Nasa ilalim ho yan ng PD 1869 at kanina kausap po natin ng Pogo, ang PAGCOR at nakipag-ugnay na ho tayo kay Ma'am Andrea Domingo. At malaki ho may share ho ng programa ho natin
kumbagay para habulin ho ng PAGCOR na dapat ay nakakabayad ho ng tax para naman ho idagdag na panggastos. Diba, pantulong ha ngayong COVID-19. Kaya nga ho nung May 2020, itinutulak ho yan sa Kamara yung panukalang pag-ban o i-deklarang illegal yung operation ho ng POGO. Dahil ho dun sa inihain ho nga panukalang batas na Anti-POGO Act ni Minority Leader si Bienvenido Abante Jr. na higpitan daw ho mga kaibigan o yung pagbawal na anuman ho nga pagtayo ho ng offshore gaming facility dito ho sa bansa ho natin. Ang problema kasi dyan, Kong, napakarami ho kasing padrino. Alam niyo, nung inoperate lang ho yung isang POGO dyan ho sa Bacoora City, alam niyo, isang kilalang gambling na sikat to, kumbagay big time, na isa ho dun sa mga nasa likod. Hindi naman pwede sabihin na si Boss Jerry Ramos, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Dyan ho sa Bacoor. Ang pinag-uusapan ho dito, yung sa operation ho ng POGO, dapat ho talaga habulin ho yan. Ito, may nag-text ho dito. Ang POGO operation, Carex, ano yan, ha? Merong mga ilang tiwaling immigration. Eh, meron namang banggitin agad yung pangalan, boss. Bukas siguro hahanapin namin ibang datos ho dyan, ha? At tungkol ho dyan sa operation na yan, ha? Yung binabanggit mo, ha? Yan, pagkakaalam ko, dyan sa Bambantarlac at saka dyan sa Angeles City, yan yung inoperate, yung best segment tayo na yung POGO, pinugo ng ilang ahente ng NBI. Yan yan sa Bambantarlac, napakahiwaga niyan. Yan yung dapat balikan ng NBI at saka ng Bureau of Immigration. Dahil may mga ilang kumbagay paglabag ho sila dyan. Yung sinasabi mga health protocol at dyan ho sa Bambantarlac. Dahil dapat daw ho mga kaibigan, sabi nga ho ma-rebook yung mga lisensya ng mga foreign operator, local gaming agent ng POGO at saka ho yung mga service provider. Parang familiar sa akin. Pagka binabanggit ho yung service provider. At hindi raw ho papayagan ho yan ng tanggapan ho ng Department of Labor o itong DOLE na maglabas ho ng work permit. Ang tanggapan ho ng Bureau of Immigration na magiging stricto daw ho sila doon ho sa visa at visa ho alien employment ay itong alien employment permit. Ito yung ano eh, ito ho yung malaking negosyo dyan ho sa immigration, lalo na ho yung sibuyas na in-expose ho natin, yung mga Bombay. Kumbaga ho kasi mga ilang buwan ho maglalagay ho yan dyan. Sa immigration ho, hindi lang ho nahahalungkat yan. Ako na, andyan ho talaga malaking korupsyon. Kaya nga minsan, di ba, kapag ho nagsasalita ang ating Pangulo, ang number one, ang bakuran ng Bureau of Custom. Andyan ho ang Bureau of Immigration. Ay kumbaga, number one ho kasi yan, na andyan ang BIR. Kaya nga bubuo mga kaibigan, ng isang interagency tax force, ang POGO. Kumbaga yan ho yung magpapatupad. Sinasabing provision. Doon ho yan sa ilalim ho ng kanilang panukala. At ilan lang ho doon sa mga dahilan. Yan sinasabing pagbabawal ha, ng POGO sa bansa ho natin. Kumbaga yan ho yung pagiging ugat. Ano sinasabing iba't ibang kriminalidad. Kabilang ho dyan, sinasabing kidnapping. At saka ho yung ano, yung paglabag ho dun sa anti-money laundering. Number one ho yan dyan ho sa mga casino financier. Alam nyo, no, okay, nagko-column ho sa isang pahayagan at medyo imulat ko lang ho kayo. Yung column ho natin sa Hataw, kay Boss Jerry Yap. May mga in-expose ho kami dyan, dyan ho sa casino. Ang estilo ho kasi nyan, sa casino, nandun na ho yung mga casino financier.
Tapos nakaready na ho yung dokumento ho nila. Halimbawa, meron ka ho isasanla hong sasakyan, lalo na't lulungka ho dun sa baccarat, kung anong klaseng games ho yan sa casino. May mga nagpopondo ho dun na pauutangin ka ho nila. E tapos on the spot na andun ho yung dokumento, kumbaga sa CR pa lang, pwede na ho kayo magpirmahan ng ORCR. Tapos kung ano pa hong dokumento ho yun, na pwede mong isanla agad yung sasakyan mo. Pero hindi ho yun ang pinag-uusapan dun eh. Meron pa ho itong mas behind na mga ilang bombay na in-expose ho namin yan. Abay, kalaunan eh, lumabas ho sa isang malaking network ko. At kumbagay na kumpirma ho nila, base ho dun sa mga sinusulat ho namin, eh kumbagay sinusundan ho nila. Dahil yung source namin nasa loob mismo ng casino. At napakalaki ho ng interest. Eh palibas at ikaw eh, lulong, doon ho sa sugal, hindi mo na pag, kumbaga eh, baliwalan sa interest eh. Yung makabawi ka. At di ba doon ho sa pagkatalo mo? Rex Cayanong sa Target On Air!